Hello po. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang paggamit ng StreamYard. Una, pupunta po tayo sa Google Chrome. I-search po natin ang StreamYard. At hanapin ang StreamYard.com. Ngayon, nasa loob na tayo ng StreamYard. Meron siyang nakasulat na login at get started. Ang login ay para sa mga active na sa StreamYard or meron ng active account. Ang get started ay yung mag-uumpisa pa lang or magsa-sign up. Dahil meron na akong dating account, so ipipress ko ang login. Ilalagay ko ang aking email address kung ano yung inactive ko. Pagkatapos po, ay pipindutin natin ang get login code. Pagkatapos po, ay pumunta tayo sa ating Gmail account at doon isi-send ni StreamYard ang code. Bumalik po tayo sa StreamYard para ipindutin ang ating login code. At yun na, papasok na tayo sa Create Broadcast. Siguraduhin po naka-desktop site tayo. Para mas madali para sa atin ang pag-live stream. Pindutin po natin ang Create Broadcast. At dito po, i-coconnect nyo kung saan nyo gusto mag-live stream. Dahil sa YouTube ako nagla-live stream, i-click ko yung connection na YouTube. So, maglalagay po ako ng title ng aking live stream. At pagkatapos po nun, pwede rin po tayo maglagay ng description para dun sa live stream natin para sa ngayong araw na ito. Pwede rin po natin i-schedule ang ating live stream. Pindutin lang po yung privacy, public, and then schedule for later. Pwede po tayo maglagay ng upload for image, picture nyo, or your actual photos. Dito po pwede nyo i-crop yung picture nyo. Sakto lang po sa inihinging requirement sizes ni YouTube. So, schedule na po natin ang ating live stream. Pwede po mamayang gabi, katulad ng ginagawa ko. At pag okay na siya, pindutin po natin ang Create Broadcast. Ayan po, naka-schedule na po ngayon ang ating live stream para sa mamayang 9:30 ng gabi. Upang makita ang ating live stream na Create, punta lang po tayo at pindutin ang View on YouTube. Ayan, ngayon po ay nandito na tayo sa ating YouTube. Makikita na po ang in-schedule nating live stream para sa mamayang gabi. Balik po tayo muli sa StreamYard, kung saan ginawa natin ang ating live stream. Kung makikita nyo sa gilid, meron nakasulat na enter broadcast, dyan po tayo magla-live stream. Kung halimbawa 9:30 natin, yun na yung schedule nyo, i-click nyo lang po yung enter broadcast. Makikita nyo po dyan may nakalagay na allow mic and camera access. Ibig sabihin yan, upang para makita kayo sa inyong live stream, ina-allow nyo ang inyong Android phone na mag-access sa camera at sa microphone nyo. I-click lang po natin yun. At papasok na tayo sa broadcast studio. May nakasulat pong display name kung ano po ang gusto nating ilagay. Meron pong nakalagay na stop cam. Ito po ay ibig sabihin kung ayaw nyong makita sa video. Pwede nyo po siyang pindutin para i-close ang video camera ninyo. At meron din pong edit avatar kung ano pong
picture na lang po ang ilagay ninyo o kahit wala pong picture ay pwede rin po. Meron din po tayong mute kung gusto nating huwag marinig ng kahit sino yung boses natin during sa araw ng live stream natin. Yung display name po, ilalagay po natin kung anong gusto nyong isulat or i-type na makikita ng tao sa inyong live stream. Pipindutin lang po natin yung Enter Broadcast Studio. Ayan, kung makikita po natin sa monitor, wala pa po ang mukha natin dyan. Merong maliit na monitor sa baba, i-click lang po ito upang makita na tayo sa live stream. Meron pong maliit na monitor sa gilid, pwede po natin pindutin yung remove para hindi po tayo makita sa camera. I-off natin ang camera natin. Para mag-umpisa na tayo sa ating live stream, pindutin po ang go live na nasa bandang itaas. Once naklinik nyo na po ang go live, ito ay mag-i-start ng inyong live stream. Kung gusto nyo naman na merong bisita o may makakasama sa inyong live stream, pwede po ninyong pindutin yung invite guest, copy to clipboard, at i-paste nyo lang po sa chat box nyo. Upang ibaba po at i-click lang po ng taong gustong pumanik at makasama ninyo sa oras ng inyong live stream. Ayan, kung makikita po natin, dahil tayo ay live na, makikita po natin yung mga tao o ating mga supporter na makikita nila na tayo ay on live na. So, sila po ay magchat-chat na sa inyo at kayo naman po ay pwede na mag-umpisa at i-shoutout silang lahat. Kung gusto nyo po i-off ang inyong camera, pindutin lang po ninyo yung nasa gilid uli na maliit na camera doon. Click nyo lang i-remove at i-close na po ang inyong camera. At kung tayo po ay tapos na sa ating live stream, pindutin lang po yung kulay orange na nasa bandang itaas na nakasulat ay end broadcast. Dito po ay mag-a-out na ang ating live stream. So ayan po, tapos na tayo sa ating live stream. Puntahan po natin ang second option. Paano kung natapos na ang 20 hours free ni StreamYard sa loob ng isang buwan o wala pa isang buwan ay naubos na? Makakapag-livestream ka pa ba? Ang sagot po ay opo. Punta po ulit tayo sa Google Chrome. I-type lang po natin ang StreamYard. Hanapin ang StreamYard.com. At pumunta po tayo sa Get Started upang mag-sign up. Magpasok lang po tayo ng bagong email account or ng Ninja account. Pindutin lang po ang Get Login Code at puntahan ang email na ipinasok mo kay StreamYard. Doon po isi-send ang inyong login code. I-type lang po yung login code na sinend ni StreamYard sa inyong email address. At pindutin ang login. Dito po makikita nyo ang mga apps or application, social media na pwede nyo gamitin para sa inyong live stream. Katulad ko po, ako ay gumagamit ng YouTube. So, ikiklik ko lang po yung YouTube channel. Ipasok nyo po ang email address nyo na ginagamit nyo kay YouTube. At yun na po, pasok na po tayo kay YouTube.
Ang StreamYard po na ginagamit natin ay connected sa ating YouTube channel. So magki-create lang po tayo uli ng Create Broadcast. Upang madali ang pagla-livestream natin, mas mabuti pong i-landscape po ang ating telepono or ating Android phone. Kung makikita nyo sa broadcast 2, makikita nyo po ang ating YouTube channel. Ibig sabihin po ay connected na si StreamYard sa ating YouTube channel. Gagawa lang po tayo ulit ng ating title, kung ano po ang title ng ating gagawing live stream. Same procedure lang po tulad sa option 1. Ayan na po. Nakapasok na po tayo muli sa ating YouTube channel. Same procedure lang po, pipindutin lang po ulit natin ang Enter Broadcast Studio upang tayo ay makapag-livestream na. Ayan po, tapos na po tayo sa ating tutorial para kay StreamYard. So, don't worry guys, pwede natin gamitin uli ang ating dating account after 1 month. Dahil ito po ay nire-renew every month ni StreamYard. So, pwede po natin tayong gumamit ng dalawang Ninja account din para pagsalit-salitin po natin kung araw-araw tayong nagla-livestream. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay may natutunan kayo sa aking pagtuturo sa StreamYard. Huwag pong kalimutan na pindutin ang subscriber button at i-click ang ating notification bell para updated kayo sa aking mga videos.